Before anything else, we would like to welcome you in our airline booking system. So bago kayo magkaroon ng access sa ating airline booking system, magkakaroon muna kayo ng login details in order for you to have an access what's inside our portal. So, kakaroon kayo ng terminal, yung user ID, yung password. And take note na hindi natin pwedeng baguhin yung terminal, yung user ID natin. Yung password, yes, if nakalimutan natin, we can always click forgot password in order for us to retrieve our account. So, ayun, i-fill lang natin yung ating login details. And then click sign in. So, kapag nakapag-login na tayo successfully sa ating system, makikita natin dito yung homepage ng portal. So, this time, we have now our full access sa products and services na ino-offer ng provider natin. Now, let's proceed sa My Profile muna. So, here, makikita natin yung account statement, My Profile, change password, and then yung logout. For the account statement, ito po yung nilalaman ng account statement. Dito nyo makikita lahat ng products. So, if you want to check lahat ng transactions nyo by airline, click airline lang. And then, from January 1 to March 3, that's 3 months. And then, click submit. Ito po lahat ng transactions from January 1 to March 1. So, kapag gusto nyo i-copy yung report na to, you can export it sa Excel. Ayan. So, next, for the My Profile, pwede nating ilagay yung business logo natin. So, once available na yung business logo nyo, pwede nyo siyang ilagay. Like, for this one, andito yung business logo namin. And then, your company name, phone number, your email address, your address, and then ito po yung terminal ID nyo, your alias name, mobile number, and then yung PIN number. So, kapag nag-edit po kayo, ang pwede nyo lang i-edit is this one, this one, this one, this one, and this one. So, next, for the change of password naman, if you wish to change your password, i-click mo lang to, and then ito po yung lalabas. Input nyo lang yung old password nyo, and then yung new password ninyo kung ano po yung gusto nyo ilagay. And then, click Submit. Updated na po yan once you click Submit. Proceed naman tayo sa bank deposit or bank transfer. So, makikita natin siya sa pinakababa and then click lang natin siya. So, for this, dito natin makikita lahat ng bank account ng provider natin kung saan tayo pwedeng mag-deposit. Pumili na lang kayo ng bank kung saan nyo gustong mag-deposit ng funds. After that, once deposited na yung pera, click nyo lang yung cash dito. And then yung amount, kung magkano yung dineposit yung amount. And then, kung kailan kayo nag-deposit. And then yung account number, kung saan yung dineposit, kung saan dito. And then kung anong bank. Kung Metrobank, ganyan. Tapos, kung saang branch. And then, don't forget to attach your deposit slip. Pwede nyo siyang picturean. So, make sure na malinaw yung pag-picture nyo dun sa deposit slip. And then, once done, click Submit. And then, mag-antay lang tayo ng 5 minutes para mag-reflect yung fund natin dito sa balance amount. Ayan. Ganyan lang kadali mag-insert ng funds through bank deposit. So, after bank deposit, proceed naman tayo sa service charge. So, for the service charge, intended lang siya sa airlines. Need ito para sa earnings ng company natin. So, nakadepende sa agent kung magkano ilalagay niyang service charge. Okay, so as you can see, magkaiba ang service charge for domestic flights and then international flights. So, bahala na sa agents kung magkano ilalagay niya dito. For example, for adult, 300. For child, 200. And then for infant, 100. So, kapag okay na yan, a service charge, click nyo lang yung check and then proceed. And then close. And that's for domestic. For international naman, same process, input lang kayo ng amount. For example, adult, 500. 300. And then 200. And then click check.
So, once nakapag-input na kayo ng service charge, automatic na ang lalabas sa tuwing magkukote kayo ng flights is gross fare, meaning kasama na ang service charge sa price ng ticket. So next, proceed na tayo sa CBR request. For the CBR request, ginagamit siya kapag nagkakaroon ng technical errors. So, i-click natin siya. For example, nagkaroon ka ng error sa pagbubook ng flight international. So, click International Airline and then requested by your name and then yung contact number kung saan kanya pwedeng i-reach. Kung saan ka pwedeng i-reach ng support. So, yung remarks mo is airline booking error. So, pwede kang mag-provide ng screen capture ng error and then click submit. So, mga 10 minutes, tatawag na yung support sa atin para isolve nila yung problem natin. So, after CBR request, meron din tayong CBR history. Dito, makikita lahat ng request. Dito din natin makikita if solved na or pending. And then, makikita natin sa pinakadulo, ayan, solved. Dito din makikita if pending siya. So, pinakadulo, makikita natin yung remarks. Ayan. At times, may mga suggestions dito yung support na nakalagay. Dito, nagsasuggest sila na pwede natin gawin sa mga errors natin. And now, let's move on to the airline tab. So, sa airline tab, makikita natin dito si airline, si domestic multi, ticket history, view PNR, tourist schedule, add baggage, and then passenger calendar. So, for domestic multi, meaning marami kang pupuntahan, also known as connecting flights. So, yung ticket history naman, account statement, dito mo makikita lahat ng nabook mong ticket. So, for the view PNR, PNR stands for passenger's name record. So, ngayon, dito muna tayo sa airline. Okay, so as you can see, dito na tayo maghahanap ng flights. So, for one way, yan yung hindi na babalik kung saan siya nang galing. So, from point A to point B. Point A to point B lang siya. Hindi na siya babalik ng point A. So, for round trip naman, babalik siya sa pinanggalingan niyang destination. So, from point A to point B, and then from point B to point A. Okay. So, take note na sa pagkukote ng flight ticket, make sure na palaging nakaset yung service charge, which is yung kanina. Para ang lumabas sa portal is yung gross fare. May instances kasi na kapag naka-zero yung service charge, nawawala yung earnings nyo. Again, kapag magtatanong si customer ng flight, make sure may naka-input na amount service charge. Okay, so now let's proceed sa pagkukote ng flights. For example, may inquiry si client na Manila to Boracay round trip on April 4 to 6 and then 2 adults sila. So, first, input lang natin yung point of origin nila, which is Manila. Yung tatlong letters po sa right side, that's airport code. So, for Boracay, MPH, meaning Katiklan. Then, input lang po natin yung departure date nila, April 4. And then, yung return date nila, which is April 6. And then, for 2 adults. Once done, click nyo lang po yung search flights. And then, automatic na po siyang maghahanap ng available flights for that day. So, as you can see, ito na lahat yung available flights for April 4 to April 6, 2021 for 2 adults. So, sa pricing naman, yung pinaka nasa taas, ito yung mga pinaka mababa. So, kapag nag-browse kayo pababa, tataas at tataas na yung prices niyan. So, dito muna tayo sa left side. Makikita nyo dito yung fare filter, departure, and then arrival filter. Also, segment filter, which is kung direct flight ba siya or connecting flight. Kung gusto ng client na direct flight siya, i-uncheck lang natin yung connecting flight. Para lahat ng flight na lumabas dito is direct flight lang. So kung gusto naman ng guest na connecting flight siya, check lang natin yung connecting flight and then uncheck natin yung direct flight. So ito lang yung connecting flight na available.
Same with the airline filter, kapag may preferred airline si client, uncheck lang natin yung mga hindi niya kailangan. So for example, preferred niya ng AirAsia. AirAsia lang yung lalabas. Same with return, ganun din yung lalabas, AirAsia lang. So now, magpo-proceed na tayo sa gitnang part. This is the onward flight or yung papunta. This is the return flight naman. Ito yung pabalik. So kung mapapansin nyo sa time, yung ginagamit ng system natin is military time. When you say military time, yan yung 13, 14, 15, 16, and so on. So kapag naka-military time, meaning yung 13, 14, 15, 16, 17, and so on, yan yung mga panghapon. Okay. Okay, so dito sa system natin, makikita na natin yung flight details, flight number, yung time, and kung saan terminal. So this is the flight number. This is the time. Ito po yung alas niya dito, and then ito yung dating niya sa pupuntahan niyang destination. Ito yung available seats. Ito yung hand carry baggage, and yung free hand carry baggage. And then stops, meaning direct flight. Kapag zero yan, meaning direct flight siya. So kapag nakita nyo nag-one yan, meaning connecting flight, may kailangan pa siyang pagstopan. Or yun nga, connecting flight. Like for example, Manila to Cebu to Boracay. Sabi doon. So now, magsaselect na tayo ng flights. Magbe-base tayo sa pinaka cheap na price, cheapest price. So ito, i-click na natin to. This is Cebu Pacific, and then sa return flight niya, Philippine Airlines. So as you can see, sa pinakababa, makikita nyo yung total price per person. That's gross fare. Meaning, kasama dyan yung service charge. So, ito yung isasend nyo kay client. Once na nag-send kayo ng quotation, ito yung price na isasend nyo kay client. So, after nyo masend yung quotation nyo kay client and then mag-proceed na siya sa booking, okay, ganito yung gagawin natin. Okay, so once decided na si client na i-book yung ticket niya, first things first, bago kayo mag-book, is pumunta kayo sa service charge. Then, bago kayo mag-book, that's domestic. So, tatanggalin natin yung service charge for domestic. And then click check and then proceed. Okay, then go back tayo sa home. Click round trip and then search ulit natin yung inquiry niya. Manila to Boracay. PH for Katiklan. And then April 4. April 4 to 6. And then, 2 adults. Then, search flights. So, kung mapapansin nyo, ito yung kanina. Nabawasan na siya ng service charge. So, kapag mag-book kayo ng flight, make sure na natanggal na yung service charge nyo para save na yun for your company's earning. So, ayan. Once okay na yan, click book. Okay, so, as you can see, we only have 15 minutes. Ayan, 15 minutes lang para i-fill yung information sa client. So, make sure bago kayo mag-book is hingan nyo sila ng valid ID para magkaroon kayo ng basis sa informations na ilalagay nyo. So, for this one, autofill agent details lang. Agent details nyo to. And then, for the left side naman, ito yung flight details. Makikita nyo dito yung terminal, again, yung flight number, yung time. And then, sa pinakababa, makikita nyo yung total fare for 2 packs. So, kunwari, ito yung
details ni client. Ayan. So, what if last minute nagpaal si client ng baggage? Click nyo lang tong add-on services and then click baggage. Ayan. Dito nyo makikita kung ilan yung pwede niyang i-add. 20, 32, and then 43. Also, this is the prices na din for the additional baggage. Ito yung papunta for adult 1 and adult 2. Ito naman yung pabalik for adult 1 and adult 2. So, kapag sinabi niyo yun and di naman sila nag-avail, that's okay. Leave it blank. And then, kung okay na yan, click I agree. Terms and conditions. And then, click book now. So, make sure bago kayong mag-book is enough na yung balance sa fund nyo para mag-proceed yung booking. Okay, same process lang din naman tayo for one-way ticket. Ang difference lang is wala siyang return ticket. So, for example, Manila, Cebu. Ayan, onward lang ang meron. Wala siyang return. That's for one-way. Same with international one-way and international round trip. Ganun lang din yung process. Again, take note, kapag magbubook tayo ng flight, 15 minutes lang ang nilalaan ng system para makapag-input ng details ng client. Once di kayo natapos within 15 minutes, magre-refresh ang page and babalik sa home. Uulitin nyo siya ulit. Pagkatapos po nun, proceed na po tayo sa multi-city within domestic po muna. Click po natin ang airline tab at i-click ang domestic multi-city. So for example, sa domestic multi-city natin, Manila to Cebu, Cebu to Cagayan de Oro, Cagayan de Oro to Manila. Manila to Cebu ng April 5. Same details lang din po kung ilang adult, child, at infant. At i-click ang plus sign para mag-add ulit ng destination. So, from Cebu, pupunta siya ng Cagayan de Oro. For example, April 10. I-click ulit ang plus sign para sa last destination, which is Cagayan de Oro to Manila. Ng April 15. So, ganun lang po kabilis ang multi-city natin. I-click po ang search button. Ayan. Ito po ang mga flights. Manila to Cebu ng April 5. Pumili lang din po tayo ng preferred na oras ni client at pinakamurang trade. For example, pinakamurang gusto niya, i-select po natin siya. Pagkatapos po nun, proceed tayo sa susunod na option ni client, which is Cebu to Cagayan de Oro ng April 10. Same lang din po, pili ulit tayo ng pinakamababa na rate. Na kung ano ang preferred ni client. And so on and so forth sa last niya, which is Cagayan de Oro to Manila. Meron tayo 15 minutes para makompleto ang booking. I-review natin ang flight details ni client. I-fill out ang mga kinakailangan.
Okay, pwede natin i-check alert ang ating booking sa airline ticket history. Ganon po kaganda ang ating system. Ayan, tapos na po tayo sa ating domestic booking, one-way round trip in domestic multi-city. So, ang next naman natin is airline booking international. For example, Manila to Singapore. So, ayan po ang mga airport code natin. May bibigay po kaming airport code para sa domestic at international. Ilagay natin kung kailan siya aalis. For example, May 1, 2021. Then search flights natin. Ayan po, same lang din po kung anong preferred ni client na oras at pinakamurang rate at airlines, yun po ang pipiliin natin. Mamili lang po tayo ng gusto ni client. For example, itong pinakamura ang gusto niya. Click natin ang book. Ayan, review lang ulit natin yung flight niya at i-fill up ang mga contact details at passenger details. Take note guys, hindi lahat ng airlines ay mayroon pong baggage option upon booking. So, lahat po ng international booking is full service carriers. Ang baggages is facilitated na po sa airport upon check-in. So pwede na po natin i-inquest sa international support if meron na pong details regarding sa baggages. So click na natin ang book now. Meron disclaimer, i-click natin ang acknowledge and proceed. So ayan, i-finally review booking natin ulit ang summarized details at i-click na ang book. So ayan, i-finally review booking natin ulit ang summarized details at i-click na ang book. Ganun lamang po kasimple. So, proceed na po tayo sa bus booking. So, dito sa bus booking, just click bus tab. And makikita natin dito yung bus online, bus offline, bus history. So, dito sa bus online, ituturo namin kung paano mag-search or mag-book using our Biyaheco system. So, dito makikita natin yung origin city, destination, travel date ng passenger kung kailan naalis, and yung adult kung ilan, child, infant kung meron. And just click search. So for example, so ito. So marami siyang pagpipilian. So yan. For example, yung Puerto Princesa. So ilan lang din yung destination niya na available. So, ayan, for example, El Nido. And yung travel date nila. Adult, kung ilan. Child, infant, kung meron. And just click search. So, sa ngayon, wala pa pong available. So, let's proceed to hotel. So, dito sa hotel, makikita natin yung domestic and international. So, dito sa domestic, may mga available din na hotel. So, for example, yung Boracay Island. Kung kailan yung check-in. Check-out. So, ayan, for these 3 nights sila, guys.
number of room. And adult, kung ilan sila. And child, kung meron. And search. So, ito po yung available na hotel sa Boracay Island, March 31 to April 3. So, ayan dito, makikita naman natin yung mga hotel, kung magkano. And ibubook lang po natin siya. So, dito po makikita yung details. So, ito po, 4-star. And ito po yung details niya. So, hindi po siya available. And so, dito po sa Henan. Hindi rin po available. So, mag-search na lang po tayo ulit ng iba. So, yan. Kung for international naman po, ito po yung country, city, check-in, check-out. Number of rooms, nationality. So, ganun din dito sa domestic. So, yan, marami din tayong pagpipilian. For example, yung Hong Kong. To, yung city niya is Hong Kong. And yung check-in nila kung kailan. Ayan, March 31 to April 3. 4 days, 3 nights sila. So, gusto nilang rooms is isa lang. And adult. Yun, for example, dalawa sila. And just click search. So, ayun, ganun lang naman po kadali mag-search. And makikita natin dito yung hotel ng Hong Kong. So, ito po siya. So, 3-star po. Ito po yung cost niya. Kung ibubook na po natin siya, just click lang po yung book. So, kung gusto niya po makita yung details, just click lang po dito sa details. So, hindi rin po siya available. So, ito po yung mga available na hotel sa Hong Kong. So, ayan. Ganun lang po siya kabilis and kadali i-search and i-book. Susunod naman ang ferry booking. So, gagawa po tayo ng sample ng ferry booking. Ang available na ferry po natin sa system ay meron tayong To-Go Travel na online booking, OceanJet na offline booking. Pwede po kayo mag-request sa support at ang booking po nun is via email. Ngayon, gagawin po natin ang ferry booking. I-click po natin ang To-Go Travel. Makikita natin ang mga instructions niya, note, at nilalaman ng ferry booking, which is origin, destination, departure date, number of passenger. Note, maximum of 8 passenger per transaction. Passenger who 1 month old and below 2 years old and below 1 meter in height are considered infants. Meals and linen inclusive. Mag-input tayo ng place. So, for example, Manila. Pupunta siyang Puerto Princesa. Pili po tayo ng date na nakalagay mismo sa server. At mag-input ng passenger. For example, 1. I-click po natin ang search button. I-review po natin ang details. Origin is Manila. Destination, Puerto Princesa. Departure date and time, April 16, 2021. Arrival date and time, April 17, 2021, 7 p.m. Vessel, SLG5. Voyage number, 32. Para sa ferry bookings, manual ang service charge natin dito. Ayan, i-review lang po natin ang mga details. Yan po ang list of valid IDs. I-click po ulit ang next.
same lang din, i-review ulit ang details at i-fill out ang contact details. I-fill out lang natin siya. For example, maglagay tayo ng passenger. Kung senior citizen, i-click ang senior citizen, or kung disabled, i-click ang disabled. Pag senior citizen at disabled person, bring your ID upon boarding, check-in, kailangan nyo itong ipakita. So, click natin ang general. I agree. And i-click ulit ang next. And continue. At may paalala ulit. Basahin natin ang disclaimer niya. I-click ulit ang next. At same pa din po, may lalabas na system generated tickets po natin. Pwede po natin i-save o screenshot at makikita natin itong copy sa ferry ticket history. May link din po ito pwedeng i-print. Please advise the passenger of to go upon boarding check-in. Kailangan po printed ang ticket. Ganun po siya kabilis. Thank you.